Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Ngayon pong muli, araw po ng Lunes, tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At salamat po sa biyaya ng Diyos na tayo po muli ay makakapag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil yun pong magising pa tayo, ngayong umaga ay biyaya na po yun ng Diyos sa atin, mga minamahal. At so ngayon pong araw na ito, ngayon pong umaga ay tayo po ay mag-aaral ng patungkol po sa talatang Hebrew. At muna basahin po ang Hebrew chapter 13 verse 10. Sabi po ng talata, tayo'y may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. So inaanyayahan ko muna po ang lahat na tayo po yung manalangin para po sa pagbubukas ng ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Aming Diyos na mapagpala, muli kami po yung nagpapasalamat sa inyong pong biyaya ngayong araw na ito ng Lunes na kami po ay muling makakapag-aral ng inyong pong salita, Panginoon Diyos. Pagpalaan niyo po nawa ang aming pong pag-aaral, Panginoon, Banal na Espiritu. Kayo po, Panginoon Diyos, ang sumama sa amin ngayong araw na ito upang ang inyo pong mayamang salita ay amin pong maunawaan, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po ang inyo pong abanlingkod upang patuloy na maipahayag ang katotohanan, Panginoon Diyos, patungkol po sa inyo pong salita. At gamitin niyo pong kasangkapan, ito pong pangangaral ninyo pong salita upang ang tao po na hindi po nakakakilala, Panginoon Diyos, sa inyo ay manampalataya sa inyo, Panginoon Jesus. Pagpalaan niyo po nawa ngayong pag-aaralan, ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. So ngayon pong umaga ay tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng Panginoon at salamat po sa biyaya ng Diyos sa atin, mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig. Ngayon po ay tayo po mag-aaral ng altar. Ano? Sa Hebrew chapter 13 verse 10. Ginamit lamang po natin itong pambukas pero ang magdadwell po tayo dun po sa Hebrew chapter 10. Ano? Ginamit lamang po natin pambukas itong talata sa Hebrew chapter 13 verse 10. Ano? Pero magdadwell po tayo ng ating pong pag-aaralan yung chapter 10. Ano? At halos ito pong kapitulo ano ng Hebrew. Book ng Hebrew ay ating pong pag-aaralan. So ngayon po, sabi po diyan, altar, the structure of offering sacrifice or burning incense. So yung po palang altar, yung po pala yung lugar kung saan po inihahain yung mga offering or mga hain ano, patungkol po saan? Sa mga kasalanan, peace offering, or sari-saring kumbaga ay ritual na ginagawa ng mga Hudyo. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan, sabi po diyan, a structure for offering sacrifice or burning incense, God's people made altar before the time of Moses. Ano? So bago po ang time ni Moses, ang Diyos po ay nagpagawa na ng altar. Ano? At mapapansin po natin sa Genesis, doon pa lamang po ay nagpagawa na po ang Diyos. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay hindi na yung kumbaga altar na kumbaga ay ang naglilingkod ay limitado, mga minamahal. Dahil po naglilingkod doon na saserdote ay yun po yung tinitipuhan lamang, may tumitipo po doon. Ano? So, at ang tumitipo po doon ay yung darating na tagapagligtas. Ano mo? At ito po yung Panginoong Hesukristo. Siya po yung tumitipo. Siya po yung high priest. Ano? Siya po yung offering. Siya po yung sacrifice. At yung altar po na tinutukoy, yun po yung cross ng Kalbaryo. Doon po inihain ang Panginoong Hesukristo. So, ngayon po, number one natin puntos, ang ating number one puntos, the Christian altar. Ano yung altar ng mga mananampalataya ng Diyos? Christian altar. Ano? So, Hebrew chapter 9. Atin pong basahin muna yung talata sa Hebrew chapter 9. Verse 11. Sabi po, pagdating ni Kristo, yun po, si Jesus Christ, na dakilang saserdote, yun po yung high priest. Ano? Sabi po, dahil ang typology po ng altar ay si Jesus Christ. Kaya po yung altar, yung ating pag-aaralan ng altar, it is the Lord Jesus Christ. Ano po?
At biyaya po na meron po tayong altar sa langit. At yun po yung Panginoong Jesus. Ano? So, sabi po ng talata, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabuting ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa mga katuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. So siya po yung ano, sabi po diyan sa verse 11, but Christ being come the high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. Ayan, siya po yun, tinutukoy doon. He is the perfect tabernacle. At alam niyo po, biyaya, doon sa mga mananampalataya ng Diyos, hindi na kailangan na tayo ay meron pang high priest din sa lupa upang tayo makaharap sa Diyos. Dahil doon sa Old Testament time, mga minamahal, kinakailangan merong high priest o saserdote. Kaya nga meron si Aaron, siya yung high priest. Siya yung pinagdadalhan ng mga tao ng kanilang offering. At yung high priest na yun, yun yung papasok doon sa most holy place, mga minamahal. At yun yung maghahain doon. At nakakatakot po. Alam niyo po, mga minamahal, nakakatakot pagka ang high priest po ay may kasalanan. Kaya po yung mga yan, minsan may tali sa paa. At yun po ay pagka hindi lumabas ng matagal, kahit ibig sabihin po, ang high priest po ay nabubuhay sa kasalanan, at kaya po yun may tali sa pamang minamahal, ay humarap siya sa Diyos na siya may kasalanan at siya ay namatay. Kaya hinihila na lang po palabas yung high priest, mga minamahal. Pero salamat po sa Diyos, mga minamahal, hindi na natin kailangan ng high priest dahil si Jesus Christ na yung high priest na pumasok doon sa altar at siya mismo po yun, mga minamahal. Kaya po sabi po ng talata, the Christian altar is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi ng Hebrew, chapter 9, verse 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay. Apo, hindi po gawa ng kamay. Sabi po, sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Dahil yung pong tabernakulo yung ginawa po ng tao, kamay ng tao. Pero si Jesus Christ, yun po ay provided by God, no? At yun po lamang ang makakaharap sa Diyos. Kaya nga po tayo makakaharap ngayon sa Diyos dahil meron po tayong kumbaga yan, dakilang saserdote na siya po yung humaharap sa Diyos. Na mga minamahal, masabi po diyan, but Christ being come a high priest of good things to come by a great and more perfect tabernacle. Ano? Siya po yung altar. Kaya po mga minamahal, biyaya po sa atin, hindi na po natin kinakailangan. At alam niyo po, napakahirap pagka yung Old Testament time yung atin pong ginawa, mga minamahal. Bakit? Dahil ano, dapat kailangan ikay mayaman. Dahil araw-araw ikay maghahandog ng offering. Ano? So, kaya araw-araw ka ding maghahandog, kaya araw-araw ka ding magbibigay. Ano? Kaya biyaya din sa atin eh, pagbibigay ay ano. Kaya asahin po ng talata, but Christ being come a high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is to say not of this building, ano? So the Christian altar is Christ, ano? Is Christ. So under po na yan, number one, this altar, the perfect sacrifice was offered. Ano? Yung altar, yung cross, mga minamahal. Ano? The perfect sacrifice was offered, mga minamahal. Kaya wag na kayong mag-o-offer ng Diyos ng kung ano-anong sacrifice para kayo ariing ganap. Dahil si Jesus Christ, ang perfect sacrifice, mga minamahal. Wala na pong iba. Si Jesus ang kumbaga, perfectong sacrifisyo na pinurubay ng Diyos para ang Diyos ay masatisfy doon sa kanyang kailangan sa atin na hindi natin kayang gawin, mga minamahal. Kaya nga sabi niya ng Hebrew chapter 10, verse 5, ang sabi po ng talata, kaya pagpasok niya sa sanglibutan, Jesus Christ, sabi po ng talata, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo.
Sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Alam mo mga minamahal, yung Old Testament time ay ginawa na ng Panginoong Jesus dahil siya yung perfect sacrifice. Ano? Dahil yung sabi nga ng talata din yung mga handog or hain na tupa at baka or kung ano man yan, yun ay nakapaglilinis lamang ng kumbagay physical. Pero hindi ng spiritual na talaga. At ang spiritual na nakapaglilinis ng kasalanan natin is the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga ng talata ng John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. He is the perfect sacrifice, mga minamahal. Jesus Christ. Wala na pong iba. Ano? Hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mamaya po ating tatalakayin yan. Hindi po sa pamamagitan ng kung ano-anong ritual na iyong gagawin. Magpepenetensya ka para aringganap ka ng Diyos. Hindi na po. Si Jesus ang perpektong sakripisyo na ibinigay ng Diyos para tayo po ay matubos. At biyaya po na si Jesus po yung altar natin sa harapan ng Diyos. Ano po? Ano pang sayo po diyan? Ating pong basahin? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito ako pumaparito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Dahil mga minamahal, kaya po naging issue dito ito dahil ang Hudyo po or ang mga Jewish people ay doon pa rin po sila nananagan sa kanilang offering, mga minamahal. Kaya tinalakay po I don't know if kung si Pablo nagsulat ng Hebrew, pero sa pag-aaral parang ano. Pero yung issue dito na ang mga Jewish people, Judaism, sila'y nananangan pa rin doon sa kanilang turo, mga minamahal. Kaya nga sabi ng talata, sabi diyan verse 9 at ituloy, saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una. Alin yung una? Yung una. Ano? Yung paghahandog. Ano? Nagamit pa ng priest. Pero, sabi po ng talata, upang maitatag ang ikalawa. Yan po. Si Kristo na po. Ano po? Sa kalooban yaw tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So, yung sacrifice, the perfect sacrifice, ito'y inoffered o binigay, at ito'y, kumbaga, kaya nga perfecto, siya yung completion ng ating katubusan, mga minamahal. Siya po ang, kumbaga, ay katapusan, una at huli, na paghahandog, mga minamahal. Hindi na natin kailangan maghandog pa. Ano? Nang kumbaga, handog na susunugin, kaya nga sabi, sa kalooban yaw tayo pinapaging banal. Kaya nga po naghahandog ang mga Hudyo nung nakaraan dahil kinakailangan nilang maging banal sa paharapan ng Diyos. Araw-araw po yun, naghahandog. Pero sabi po ng talata, sa kalooban yaon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Ito po'y minsang nahandog at ito'y walang hanggang merong epekto. Ano? Ito yung walang hanggang merong epekto. Walang hanggang may epekto, mga minamahal. Kaya salamat po doon sa mga minamahal namin. Kung kayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus, ngayon pa lang, ano? Repent and believe to the Lord Jesus Christ that you have an altar in heaven like Christ, mga minamahal. Kaya kami merong altar sa langit sa Jesus Christ. So mamaya ating babasahin, sabi pa, this altar, the perfect sacrifice was offered. Ano? Perfect. It is the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Doon sa altar na yung inihandog, doon po sa krus nangyari. No? At yung krus yun yung altar, at yung altar ng Panginoong Jesus, mga minamahal. Si Kristo ang inoffered, perfect sacrifice. No? Sabi pa ng Hebrew, chapter 9, verse 12 to 14, ang sabi ng talata,
At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bula na mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Pumasok sa dakong banal, minsan magpakailanman, at kinamtan ang walang hanggang katubusan, mga minamahal. Ano? We have redemption. Mamaya, overlap na ako. Ano, mga minamahal? Sabi, meron tayong, kumbaga ay, perfect sacrifice, it is the Lord Jesus Christ. Ano? He is the, kumbaga ay, offering, perfect sacrifice. Ano? In altar. At yun po yung biyaya sa atin kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. So, number two, this altar has superseded all other altar. Ano? Ang sabi, pamalit. Siya yung pumalit dun sa lahat ng altar. Ano? Pag sabi po, superseded, pumalit. Ano? Kaya hindi na po natin kinakailangan pa ng ano. Kaya dun po sa gumagawa ng sundin mo sa pungutos para kay kalugdan ng Diyos. Hindi na po. Ano? Dahil si Kristo na po yung pumalit. Ano? Yun yung ikaw ay maghahahid pa ng kung ano-anong gawa para kay maligtas. Hindi na po. Si Kristo po. Ang kinakailangan mo lamang po ay manampalataya. Tawang sabi ng talata, this altar has superseded all other altar. Hebrew chapter 7. Sabi po ng talata diyan, verse 27. Na hindi nangangailangan araw-araw ng handog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-una ay patungkol sa mga kanilang sariling kasalanan. Tingnan niyo po, yung dakilang saserdote, sila po yung may kasalanan din. Una silang naglilinis bago sila, dahil hindi sila makakapasok doon sa dakong banal pagka sila ay may kasalanan, mga minamahal. Sabi yan, na hindi nangangailangan ng araw-araw. Take note, araw-araw kasi po naghahandog in Old Testament, talagang kaya ang altar po ay, kung inyo pong titingnan, madugo. Ano? Dahil po ng handog. Ano? Pero salamat sa Diyos, sabi nga ng talata, na hindi nangangailangan araw-araw ng handog ng hain na gaya niya ang mga dakilang saserdote, una-una ay patungkol sa kanilang mga kasalanan, at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Tingnan niyo po, naghahandog ang saserdote, una-una ay sa kanyang kasalanan, pangalawa ay sa bayan. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ano? Yung katawan ni Kristo ay inihandog doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po siya yung mga minamahal ay namatay at biyaya po sa atin tayo nalinis sa ating mga kasalanan. At tayo po'y tinubos. Ano? Tayo po'y tinubos sa ating mga kasalanan. This altar has superseded all other altar. Biyaya po yun ng Diyos sa atin. Kaya sabi po ng Hebrew chapter 10, ulit, balik po tayo, verse 10 hanggang 18. Akan pong matamang babasahin. Sa kaloobang yun tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kaya hindi na po natin kinakailangan na laging gagawa ka ng mabuti para ikay maligtas. Hindi na po, si Kristo po ang iyong katwiran sa harapan ng Diyos. You know? He is the altar. He is the perfect sacrifice. He is the high priest. Siya na po yung tinitipuhan noong tabernakulo. Ano? Wala na pong iba. Ano? Kaya po, pag wala sa iyo si Kristo, delikado ka. Dahil ang nakakapasok lamang sa most holy place ay yung priest na walang kasalanan. At hindi ka makakapasok, mga minamahal, kung ikaw ay wala kay Kristo. Dahil si Kristo ang high priest. And He is the altar and it's a perfect sacrifice. Siya yung gumugo. Yun, siya po yung tinutukoy po doon sa altar na yun. Ano pong sabi? Sa verse 10, 10, 10 verse 10 hanggang 18. At katotohanan ng bawat saserdote na araw-araw ay nangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas nang gayon ding mga hain na hindi makakaalis kailan paman ng mga kasalanan. Take note, yun po palang handog ay hindi makakaalis ng kasalanan ng kailanman. Yung literal na handog, yung mga bolo, sabi ng talata, yung mga baka, ano, tupa, kundi, ngunit siya,
verse 12. Na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos, buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog, pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapaging banal. So yun po, malinaw po ang talata, sabi po ng talata. Sa paghahandog ay hindi na po kailangan ng high priest dahil si Jesus Christ na po yung high priest. Ano? Sabi po ng talata din yan. Sabi po ng talata sa verse 12. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya siya po yung high priest natin doon. Sa langit, Jesus Christ, siya po yung ating, kumbaga, ay high priest. At sabi nga po number 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kaniyang pinasakdal. So, sino po yung nagpapasakdal ng Old Testament? Kaya po, nawawala, kumbaga, yung kasalanan ng bayan ay naaalis, physical, dahil ng high priest. So, si Jesus Christ yung high priest, mga minamahal. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kaniyang pinasakdal magpakailanman. Magpo at tayo po'y pinapagiging. Tayo po'y pinasakdal. Sabi dyan, magpakailanman. Sino nagpasakdal sa atin? Si Jesus. Dahil He is the perfect sacrifice, mga minamahal. So, kaya salamat po sa Diyos dahil si Jesus Christ lamang. Ano, wala nang iba. Siya lamang ang perfectong sakripisyo sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Ayan, sabi po yan, verse 15. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin. Sapagkat, pagkasabi niya, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko sa kanilang mga at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Verse 18. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog patungkol sa kasalanan. So, tayo po'y pinatawad na at hindi na natin kinakailangan mag-offer pa ng kung ano, hindi kaya ng mga ginagawa ng Old Testament dahil si Jesus Christ. Siya yung perfect sacrifice and once and for all po itong ginawa at hanggang ngayon po yun po epektibo. At kung ikay mananampalataya sa Panginoong Jesus, mga minamahal, ikaw ay matutubos at magpapasakdalin ka na pinasakdal na pinasakdal tayo, sabi nga dyan, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. So tayo po ay hindi banal, tayo po ay makasalanan because of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay naging banal sa harapan ng Diyos. Tayo po ay pinapaging banal. So, this altar was superseded in all altars. Si Jesus Christ po ang pumalit. Siya po yung pumalit doon sa altar na hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Hello? Si Jesus Christ talaga ang nakapag-alis ng kasalanan. Ano? So, number 3, to this altar, we have splendor to the side of God. Ano? Pag sa splendor, glory. Ano? Meron tayong kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. John 17, verse 22, sabi ng talata. John 17, 22. Sabi po dito, verse 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ito po si Jesus, ang Panginoon Jesus po nagsasalita nito, ay ibibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin, na iisa. Yun po, biyaya po ng Diyos sa atin. We have a glory in the sight of God. Meron tayong kaluwalhatian sa harapan ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. Ano po? Ang sabi po diyan, verse 22, and the glory which thou givest me, I have given them, that may be one, even as we are one. No? So, ang Panginoon Jesus po, binigyan po tayo ng kaluwalhatian, na gaya, miya. Kaya sa harapan po ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay merong kaluwalhatian. Ano? At tayo po ay pwede makaharap sa Diyos. Yan ang maganda eh.
tayo po'y automatic pwedeng makaharap sa Diyos dahil in Jesus Christ. Siya po yung sakripisyo, perfect sacrifice, at tayo po'y merong gloria sa pamamagitan ni Jesus na tinanggap natin, or ating pinanampalatayanan nung tayo nandito pa sa lupa. Sa harapan ng Diyos, meron tayong kaluwalhatian dahil ni Kristo. Kaya yung sabi ng talata, at ang kaluwalhatian sa akin binigay mo ay ibibigay ko sa kanila. Ano? So, kaya biyaya po ng Diyos, mga minamahal. Kaya pag kayo po'y wala sa Panginoong Jesus, galit ng Diyos ang sumasa inyo. Mga minamahal, naming mga bisita sumusubaybay, pero salamat po sa ating mga kapwa mananampalataya. Meron po tayong gloria o glory sa harapan po ng Panginoon dahil ng Panginoong Jesus Kristo, mga minamahal. Kaya salamat po doon sa ginawa ng Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, na yung Old Testament na hindi nakakapag-alis naman talaga literal ng ating kasalanan, si Jesus ng New Testament siya na po, yung hula na siya po ang gagawa. Ano, hinula ng Old Testament pa lang. Yung tinitipuhan ng altar is the Lord Jesus Christ. Lahat po, ng altar, ng offering, ng high priest, si Kristo po yun. Kaya biyaya po sa ating mga minamahal, salamat po sa Diyos dahil ni Kristo. Meron tayong kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo, kumbaga sa harapan ng Diyos, ay hindi na tayo aaring makasalanan dahil ni Kristo. Meron na tayong gloria sa harapan ng Diyos because of Christ. Kaya po salamat po diyan sa biyayang yan na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Doon po, biyaya. Ang biyaya po yung nahayag sa ating buhay. Kaya sa iba ng talata, ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibibigay ko naman sa kanila. Kaya salamat po sa Diyos na tayo po ay merong kaluwalhatian because of the Lord Jesus Christ only. Wala na po iba. Hindi na kung ano-ano pang ritual ang iyong gagawin. Kautusan, hindi. Ano? So hindi na po kailangan na gawin pa natin yung katulad ng ginagawa ng Old Testament para tayo ariing ganap. Because dahil si Kristo na ang gumawa para po tayo ay ariing ganap at meron tayo at magkaroon tayo ng kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Ano? To this altar we have splendor to the sight of God. Tandaan po natin, yung altar po, yung Christian altar, it is the Lord Jesus Christ. At meron po tayong the perfect sacrifice was offered. Ano? It is the Lord Jesus Christ. This altar has superseded altars. Wala na po. Siya na po yung pumalit sa lahat. Ano? Si Jesus Christ. Number 3, to this altar, we have splendor to the sight of God. Ano? We have glory to the sight of God, mga minamahal. Salamat po sa Diyos. Dahil ang isa sa atin naman, kung titingnan ng Diyos yung nasa sa atin, galit ng Diyos lagi. Dahil tayo, nung nakarang panahon, sabi nga na Ephesians, sa akin lang isisingit. Ang sabi po ng talata dito sa Epeso chapter 2, chapter 2. Epeso kapitulo 2 versikulo 1. Galatians. Okay, yan. Ephesians chapter 2 verse 1. At kayo'y binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang, mga kasalanan na inyong nilakaran noong una. Tayo po noong una ay hindi po nakalulugod sa Diyos. Ano? Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Pero salamat po sa Diyos, we are adopted son of God because of the Lord Jesus Christ. Ano? At meron tayong gloria o glory in the sight of God because of the Lord Jesus Christ. Ano? Wala pong iba, si Jesus. Ano? Kaya salamat po sa Diyos dahil si Jesus ang ating katwiran sa harapan niya. Number two, the provision which this altar furnishes. Ano? Nigay ng Diyos na provision, yung provision ng Diyos, sabi po diyan, ibinigay ng Diyos yung kanyang provision doon sa altar. Yung altar ay, kumbaga po, ay sabi po diyan,
Siya na po yung altar, it is the Lord Jesus Christ. Yung provision ay nasa sa Kanya. At furnished, ibibigay. Ano yung ibibigay? Number one, this provision is spiritual. Ano? Yung altar na tinutukoy, kaya nga po yung altar, it is the Lord Jesus Christ, mga minamahal. At yung provision ng Diyos ay nandun sa altar na yun, yun ang Panginoong Jesus. Ano? At furnished, kung ibibigay sa atin or ibibigay sa atin ng Diyos, yung kumbaga, number one, this provision is spiritual provision. Ano? Ano yung spiritual provision? Ang sabi po di yan ng Galatians chapter 2. Tinutukoy po dito yung ano eh, si Jesus Christ yung altar. Sabi po ng talata. Sabi po dyan, Galatians chapter 2. Yan. Sabi po dito, verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Tinan niyo po. Yung idea po na yung altar ay yung krus, at yung hain, sacrifice, it is the Lord Jesus Christ. At ang sabi ni Apostle Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. So, ang provision ng Diyos, kapag nasa siya ang Panginoon Jesus, is spiritual provision. Ano? Kaya ang sabi ng talata, sa ating pong talon po tayo sa Hebrew chapter 10. Hebrew chapter, verse. Saan na yun? 1 Corinthians, akan muna tingnan yung 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 7. Sabi niya ng talata. 1 Corinthians chapter 2, verse 7. 6 to 7. Sabi po dyan, gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Tingnan niyo po. Spiritual provision, yung wisdom or yung knowledge of God. Yung sabi po dito. Dahil yung karunungan ng mundong ito'y nawawala. Sabi ng talata, sabi nga ng Hebrew, ng 1 Corinthians chapter 2, verse 6. Gayunman, ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Ano yung karunungan na tinutukoy dito? Pagdating po dito sa Pauli. Kundi, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos. Ano? Wisdom of God, spiritual provision, yung wisdom of God, mga minamahal. Pag ikaw po'y nasa Panginoong Jesus, kaya nga po si Apostle Paul sinabi niya, ako'y napakong nakasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, yung karunungan ng Diyos na po mga minamahal, yun po yung lalabas sa iyong bibig, mga minamahal. Kaya biyaya po, kung kayo po ay nasa Panginoong Jesus, yung karunungan po ng Diyos, spiritual provision, ang Diyos po yung nagpo-provide, mga minamahal. Sabi po ng talata, sabi po dyan, gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y karunungan ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Take note. Kaya pala biyaya, dapat tayo po mga minamahal ay magpakalalim sa Diyos sa salita niya. Verse 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Tingnan niyo po. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Kaya biyaya po ng Diyos mga minamahal, ang karunungan ng Diyos po ang namumutawi. Ano? Spiritual provision sa mga mananampalataya ng Diyos, mga minamahal. Salamat po doon sa biyayang yon, at kayo po mga minamahal namin, mga taga-subaybay, doon po sa biyaya ng Diyos na nasa mga mananampalataya ng Diyos. Yun po. Ay paano po yun natin i-work out? Read the Bible. Ano? Dahil nasa sa atin na po si Kristo. He is our perfect sacrifice. He is the altar and He is the high priest sa harapan ng Diyos. Ano?
Siya yung tagapamagitan natin. Hindi na natin kailangan pumasok sa dakong banal upang tayo po'y maghandog, kundi si Kristo na yung handog na nasa harapan niya, na siya na din yung high priest at siya po yung ating altar sa harapan ng Diyos. Kaya biyaya po sa atin ng mga minamahal, spiritual provision, the provision is spiritual. Ano? Sabi nga ng talata diyan. Sa Colossians, Colossians chapter ano pa? Sabi dito, chapter 2 verse 3. Colossians chapter 2 verse 3. Na siyang verse 2 muna upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Kristo yung hiwaga ng Diyos. Ano? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. So si Christ. At kaya, let this mind be in you, which ano? Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Kaya mga mananampalataya, yung isip natin, huwag na natin, sabi nga, huwag na yung isip natin, isip pang mundo. Then, tingnan nyo po ang mundo, ang nangyayari ngayon, malapit na ho. Ano? Salamat. At dahil hindi ako natutuwa dahil may pandemic, kundi ako natutuwa dahil yung salita ng Diyos ay nangyayari, mga minamahal. Tunay ang salita ng Diyos. Pagkaman ang pandemic ay sa ngayon ay mahirap, pero ako natutuwa sa kabilang banda dahil yung salita ng Diyos ay nangyayari. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya yung mga mananampalataya ng Diyos, mga minamahal, yung isip po natin ay dapat on things in above o sa taas. Ano? Set your affection on things above, not on the things on earth. Mga minamahal, si Christ. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, hindi na ako ang nabubuhay sa akin sarili, si Kristo. Si Kristo mismo, ang sabi ng Galatians. Kaya mga minamahal, salamat po sa Diyos. Kung ikaw mananampalataya, ay ganyan pa rin ang isip mo, ay hindi ko alam. Doon po naman sa aming mga bisita, mga minamahal po namin bisita. Repent and believe the Lord Jesus Christ. Manampalataya, magsisi ng iyong kasalanan at manampalataya ka sa pay ng Jesus bilang tanging mong tagapagligtas upang ikaw ay magkaroon ng biyaya sa harapan ng Diyos. Ano? So, this provision is spiritual. This provision is delightful. Mga minamahal. Delightful. Kaya biyaya po ng Diyos sa atin. Yung atin pong, yung provision ng Diyos sa atin ay hindi ho burden. Nakakatuwa po yung biyaya po ng Diyos, yung provision po ng Diyos sa atin. Dahil si Kristo na po yung ating katwiran. Sabi nga po di yan ng Hebrew chapter 7, chapter 9. Hebrew chapter 9. Nasabi po dito ng Hebrew chapter 9. Yan. Sabi po din verse 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulaang baka, bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan, mga minamahal. Walang hanggang katubusan. So, this provision is delightful. Hindi lang in our part and in the sight of God because of Christ. Siya'y nalulugod. Ano, mga minamahal, this provision is delightful, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos. Nakakatuwa yung ginawa ng Panginoong Jesus at nakaka-bless yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin.
upang tayo'y magkaroon ng isang altar na doon tayo makapaghahandog ng ating at doon tayo makakaharap mismo sa Diyos dahil ng Panginoong Jesus mismo. Salamat sa Panginoong Jesus na siya po yung high priest, siya po yung lahat. Ano? Siya po yung tinitipuhan ng altar ng Old Testament time. Ano? So, kaya po, this provision is delightful. Hebrew chapter 10, verse 10 to 18. Yan niya. Hebrew chapter 10, verse 10 and 14. Sa kalawang yan tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. So salamat sa Diyos na tayo po ay pinasakdal ng Diyos through Christ. Ano? Through Him. Ano? Wala na pong iba. Si Kristo lamang. At number 3, this provision of eternal redemption. Yung provision po ng Diyos dahil yung altar na yon, ano? Furnish or ibinigay yung eternal redemption. Mga minamahal. So, sabi po diyan, Hebrew 9:12. Hebrew chapter 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sabi po dyan, eternal redemption for us. Ano? Ano sabi niya? Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. This provision of eternal redemption. So, meron po tayong katubusan dahil ni Kristo. So, salamat po sa Diyos na ako bilang makasalanan, na kahit pala ako'y gumawa ng gawa na katulad ng Old Testament time, maghain ako sa Diyos ng mga kung ano-ano, mabuting gawa, o kung ano, et cetera man yan, kung ano man yan, ano? So, hindi rin pala tatanggapin ng Diyos kung wala si Kristo. Dahil ang Diyos ang nag-provide ng altar ng high priest and the perfect sacrifice, it is the Lord Jesus Christ. Ano? So, eternal redemption, kinamtan natin yung walang hanggang katubusan. Mga minamahal naming mga bisita, kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak na kayo po'y pag namatay ay palangin, delikado po kayo. Dahil ang inyo pong makukuhas Diyos ay hindi po galit po ang makukuha ninyo sa harapan ng Diyos. Pero panawagan po ng Diyos, si Christ na ang gumawa. Wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo na lang, magsisi ka ng iyong kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Jesus bilang tanging mong tagapagligtas. At yun po'y nakakatuwa. We have eternal redemption po in Him, in Christ, alone. Wala na po iba. Wala po tayong dadandag. And number 4, this provision of eternal sacrifice. This provision of eternal sacrifice. Ano? So, eternal. Ano? Walang hanggang sakripisyo. Sa verse 10, Hebrew chapter 10, verse 10. Sa kaloobang yaoy, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. So, salamat po sa Diyos. Dahil tayo po, we have eternal, this provision of eternal sanctification. Ano? Sanctification, I mean. We have an eternal sanctification because of Christ. Sa harapan ng Diyos, tayo ay banal. Sabi po dyan, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once and for all. Yung pagginawa ng Panginoon yun, ay hindi mo na kinakailangan dagdagan pa yabas para ikay maligtas, mga minamahal. Yung ginawa ng Panginoong Jesus ay sapat na para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay maging banal sa harapan ng Diyos.
No? So, biyaya po ng Diyos sa atin. Kaya salamat po sa Diyos na ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao. He is the altar. And the last, the exclusion of some participation in this provision. No? So, exclusion. Pag sinabing exclusion, hindi kasali. No? Doon sa participation, doon sa provision yun. Meron kasing hindi damay. Ano? Doon po sa aking nabasang komentary, yung mga Levites, priests, ng Jewish, ay hindi naniniwala na si Jesus Christ is the fulfillment of the prophecy. Na siya yung katupar ng hula. Na hindi na kinakailangan ng ng handog sa altar, burnt offering, sacrifice, kung ano naman yan. Hindi naniniwala sila. Ang kanilang paniniwala pa rin ay maghandog ka. Yung kanilang salik-salik sabi. Ano? Yung kanilang ginagawa ay maraming ng mga tao ngayon parang ganito. Lalo na din sa Pilipinas. Ang daming erehiya. Ano? Ang daming paniniwala na sala naman sa Biblia. So, pag ikaw ang paniniwala mo sala sa Biblia, hindi ka kasama doon sa provision ng Diyos na aking nabanggit nung una mga minamahal. This provision, this exclusion of some people participation in this provision. Hindi ka kasama mga minamahal doon sa provision ng Diyos doon sa una. Ano? Doon sa una. Dahil hindi ka ang paniniwala mo iba sa paniniwala sa Biblia. So, sabi niya, they that insist tradition, mga minamahal, ay ngayon pa naman po, ay sabi ng matatanda ay ito yung akin nakagisnan ay kung saan ako mamulat, doon na mamamatay yun yung paniniwala mong mali. Yun yung paniniwala ng mga taong sala sa Biblia. Dahil ang tayong tumubos lamang po sa ating mga minamahal, it is the Lord Jesus Christ only. Wala na pong iba. Ano? They that insist tradition, yung pinipilit mo, ano ang sabi nga po diyan sa Hebrew, kung hindi nagkakamali, chapter 13, verse 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari na di kilala. Kaya mga minamahal namin mga nanampalataya, kung ikaw ay talagang tunay na nakatanggap sa Panginoong Jesus bilang tanging mong tagapagligtas, kung ano yung tinuro ng Biblia sa Panginoon Jesus, yun ang iyong tanggapin. Dahil pagka hindi ka naniniwala, ay delikado ka. Hindi ka kasama doon sa provision ng Diyos na biyaya ng una ko nabanggit kung ikaw ay naniniwala pa rin diyan. They that insist tradition. Ay ganyan yung mga Hudyo paniniwala nila. Ay, hindi yan. Si Jesus, yan ang tagatubo, taga-manunubos natin, yan ang Misaya. Ay galing lang yan sa kilala ko mga magulang nene. Okay, ang ina niya si Maria, ang ama niya si Jose. Ano? Ay bakit sasabihin niyo na ay karpintero lang yan? Okay? Kaya, hindi sila maniwala. Ang mga Hudyo hindi maniwala na ang Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, na siya yung manunupos, na siya yung hula na inihula ng Biblia. Kaya mga minamahalang mga taga-subaybay, mga bisita po namin, Jesus Christ is the only mediator between God and man. Wala na pong iba. They that insist to obey the law. Yan. Kaya yung mga kaibigan namin na ini-insist na obey the law. Ano? The law is my shepherd. I shall not want. Patay. Delikado po. Dahil hindi na sa pamagitan ng kautusan, wala kang biyaya na matatanggap sa Diyos. Hindi ka kasama dun sa una kong binangkit. Ano? Na spiritual provision, wala ka. Yung provision of delightful, yung kagalakan, at this provision of redemption, wala ka rin nun. This provision of eternal sanctification, kung pinipilit mong gawa, kautusan, patay, delikado po tayo, mga minamahal. At number 3, they that insist that Christ is not enough to redeem the people. Meron kasi mga tao na hindi sapat si Kristo. Dapat gumawa ka rin. At yung isa pa, yung they that deny Christ is God. Delikado po tayo. Hindi po kayo kasama
doon sa provision ng Diyos. He is our altar, sabi ko ng ito, ano? Buong chapter na ito, siya po. Siya yung nagre-represent doon sa altar, sa high priest, at sa offering. Si Kristo. Wala na pong iba. At pag meron pong naiba diyan, delikado po. Ano? Pag tayo dinagdagan po ho natin yan, Christ plus dahon ng bayabas, mali. Christ is enough. Christ is enough, my Savior and my friend. Kaya salamat po sa aming mga minamahal na bisita kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak na pag kayo'y namatay, kayo pa lang yun. Huwag po ninyong ipilit yung inyong sariling diskarte. Huwag po ninyong ipilit yung inyong sariling gawa. Huwag po ninyong ipilit yung inyong relihiyon. Huwag po ninyong ipilit yung inyong pagsunod. Ano? Kundi si Kristo dapat ang maging katwiran niyo sa harapan ng Diyos. Because he is a altar, he is a high priest, and he is the perfect sacrifice to the sight of God. Kaya po sa mga minamahal na taga-subaybay, salamat po sa inyo at nawa ay patuloy po nawa kayong sumubaybay dito po sa ating sa aming or sa ating online Bible study upang kayo po ay makaalam ng mga katotohanan na sinasabi ng Biblia. Nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon. So tayo po muna ay manalangin sa ating pagtatapos. Aming Diyos, kayo na po bahalang kumilos sa bawat nakapakinig. Lalong-lalo na po doon sa hindi pa po nakakatiyak na pag siya po ay lumisan, siya po ay palangin. Nawa ay manampalataya po sa inyo, Panginoong Hesus, bilang tangay niyo at tagapagligtas. Pagpalaan niyo po nawa ang salitang nasig, nawa o Diyos ay mabunga ng pananampalataya sa inyo, Panginoong Diyos. At pagpalaan niyo po nawa ang buong araw na ito, gabayan niyo po ang bawat isa. Salamat po o Diyos, ang lahat po nito ay aming pusamot na langit sa pangalan pa ng Hesus. Amen. So at yun po, sa aming pong mga minamahal na mga taga-subaybay, ito po ay araw-araw po namin ginagawa at kayo po ay amin pong patuloy na patuloy at malugod po namin kayong inaanyayahan doon po sa amin, dito po sa ating pong ginagawang online Bible study. At marami pong salamat po sa inyo at pagpalain po nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Now, God bless po sa inyo lahat.